ang mga kababaihan ay palaging minamaliit at hindi iginagalang, at patuloy na nagsusumikap upang patunayan na hindi ito ang tama at totoo. Kapag napanood mo ang video na ito, sigurado mababago ang paniniwala mo tungkol sa mga kababaihan. Heto ang 12 hindi kapanipaniwala at pinaka-kahangahangang nagawa ng mga kababaihan sa mundo. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa susunod na video. Number 1, Faith Dickey. Si Faith Dickey ay ang babaeng lumakad sa isang high wire rope gamit ang kanyang sapatos na may mataas na takong. Ngunit hindi niya ito ginagawa ng paatras. Noong Rio de Janeiro's High Girls Brazil Festival, nilakad ni Dickey ang isa sa pinakatanyag na highlines ng bansa na may taas na 2,750 feet sa ibabaw ng dagat. At oo, nagawa niya ito gamit lamang ang isang pares ng kanyang pink heels. Nagawa ni Dickey ang nakakakabang paglakad ng walang naganap na kahit anong problema. Kahit na kalaunan ay inamin niya na ang kanyang takong ay napakaliit. Sino pa kayang babae ang makagagawa nito? Number 2, Sofia Gomez Uribe. Si Sofia Gomez Uribe ay malayo sa isang normal na babae. Maaaring isa lamang siyang pambihira na babae na nagtataglay ng 6 na national records sa 3 magkakaibang mga free diving disciplines, na isang Bolivarian game record na napanalunan niya ang gintong medalya, at isang Pan-American record on dynamic apnea. Siya ay record breaker sa larangan ng free diving, isang sport sa pagsisid sa ilalim ng tubig nang hindi gumagamit ng mga breathing devices. Noong 2014, nalampasan niya ang dynamic apnea record sa pamamagitan ng paglangoy, 642 feet na tubig. Noong 2017 naman ay nalampasan niya ang CMAS Constant Weight by Fins Free Diving World Record sa pamamagitan ng pagsisid ng 273 feet na tubig sa loob lamang ng 2 minuto at 43 segundo. Nakakamangha pa na si Gomez ay hindi lamang isang full-time na atleta, siya din ay isang civil engineer. Nakakamangha, hindi ba? Number 3, Natalia Kuznetsova. Si Natalia Kuznetsova ay isang professional na babaeng Russian bodybuilder na kilalang professional na FBB sa buong mundo. Siya ay kasalukuyang isang kampyon sa larangan ng arm lifting, bench press at deadlift titles. Kamabigat at timbang ni Kuznetsova ay humigit kumulang sa 260 pounds na halos kasing bigat ng isang panda bear. Ang mga nagawa ni Kuznetsova sa larangan ng bodybuilding ay hindi maaaring maliitin. Siya ay isang tunay na trailblazer para sa iba. At ang kanyang larangan na nagsimula sa edad na 14 ay nagpatuloy na umulad at naging matagumpay. Hawak niya ang titulo sa European Champions at World's Championship, at di maitatanggi na si Natalia ay isang sikat na tao sa larangan ng bodybuilding. Number 4, Jackie Davis. Kung naghahanap ka para sa isang kwento tungkol sa isang babae na pumapasok sa isang industriya na pinangungunahan ng lalaki, hanapin mo lang si Jackie Davis at makikita mo ang kasagutan sa iyong katanungan. Si Jackie ang kauna-unahang babae na naging isang personal na bodyguard sa United Kingdom. Ito ay isang trabaho na punong-puno ng panganib at matitinding mga sitwasyon, at hindi nagkamali ang mundo
kung saan ginugol ni Jackie ang halos lahat ng kanyang oras, tulad na lamang ng pagsubaybay at pagliligtas. Si Davis ay may record sa isa sa mga kanyang pinakamapanganib na gawain na nagligtas ng mga manggagawa ng langis mula sa Iraq. Isang notorious war zone na kilala sa mga biglaang aktibidad ng mga terorista. Halata na si Jackie Davis ay walang takot ang kanyang mga desisyon at sa kanyang trabaho na pinasok. Number 5, Cynthia Kandranaya. Ang mundo ay napapalibutan ng mga taong gustong matuto ng martial arts, mula kay Bruce Lee hanggang kay Jackie Chan. Napakaraming hindi kapanipaniwala na mga martial arts masters sa ating kultura. Sa kasamaang palad, lahat sila ay mga lalaki, pero hindi na ngayon. Si Cynthia Kandranaya ay isang Pencak Salat practitioner mula sa Indonesia. Sikat siya sa kanyang kakaibang mga kasanayan sa martial arts. Ipinapakita sa kanyang mga video sa YouTube ang pagsipa niya sa mga metal gas cylinders, pagsuntok at pagsipa sa mga konkretong bloke gamit lamang ang kanyang mga kamay at paa. Tila mayroon siyang physical superpowers. Grabe yun, hindi ba? Number 6, Farinas Larry. Sa mga interesado sa kickboxing, dapat tandaan ninyo ang pangalang Farinas Larry. Noong 2013, gumawa si Larry sa kasaysayan bilang unang babaeng Iranian na nanalo ng kampyonato sa kickboxing sa mundo. Mula noon, si Larry ay gumawa ng isang kahanghangang pangalan bilang isang competitive sport winner na mayroong maraming professional titles na nagdala sa kanyang tagumpay. Noong 2016, si Farinas Larry ay naging Canadian National Amateur Flyweight Multi-Champion na bumasag ng isa pang glass ceiling na muling pinatunayan ang kanyang posisyon sa larangan ng kickboxing. Ngayon ay inilipat ni Larry ang kanyang focus sa full-time training na tumutulong sa mga tao na makamit ang kanilang layunin. Number 7, Natasha Ogi. Noon, hindi napapakinggan ang mga kababaihan na naging isang social media sensation. Ngunit ibahin mo si Natasha Ogi. Matapos makuha ang fitness bug sa high school, nagtrabaho si Ogi upang paunlarin ang kanyang mga kasanayan sa pagiging isang fitness icon sa edad na 23. Salamat sa kanyang genetic frame at kamanghamanghang mga muscles, si Natasha Ogi ay naging kilala sa Instagram fitness scene na naghihikayat sa mga kabataang kababaihan at sa sino man na talagang ituloy ang kanilang layunin at magtrabaho upang makamit ang katawan na kanilang pinapangarap. Si Natasha Ogi ay dapat na talagang palakpakan at kilalanin para sa kanyang kahanghangang mga nagawa at patuloy na tagumpay. Number 8, Aronima Sina. Ang pag-akyat sa Mount Everest ay sadyang napakahirap, ngunit isipin mo na lamang kung gaano ito kahirap para isang amputee. Si Aronima Sina mismo ang magsasabi sa iyo nito. Siya ang kauna-unahang babaeng amputee na matagumpay na naakyat ang Mount Everest at Kilimanjaro, Elbrus, Kosciuszko at Kinkagua, Vinson at Carstens Pyramid. Sa kabila ng mga hamon, determinado si Sinha na akyatin ang pinakatuktok at ilagay ang watawat ng India sa tuktok at napagtagumpayan niya ito bago ang edad na 30 taong gulang. Si Sinha ay isa ring matagumpay na babaeng pampalakasan na kinatawan ng National Volleyball Team ng 7 beses. Si Aronima Sinha ay pinatunayan ng walang pag-aalinlangan na magagawa mo ang kahit ano kung ilalagay mo ang iyong isip dito. Number 9, Melanie Zibart. Ang mga kababaihan ay laging nahihirapan pagdating sa pagpasok sa trabaho na pinangungunahan ng mga kalalakihan. Ngunit si Melanie Zibart ay buhay na katibayan na hindi ito ang nangyayari. Siya ay isa sa unang nakapagtapos na babae sa isang Air Force Academy.
si Zibart ay may ilang magandang balita nang siya ang unang naging pilot fighter na nakadeploy sa isang Navy Marine Corps ship na pinapalipad ang F-35B jet. Bilang isang resulta, siya ay tinuturing na isang mahalagang tulay sa pagitan ng tatlong mga kasapi ng militar ng Estados Unidos. Isa sa anim lamang na piloto ng Air Forces ang nagpapalipad sa partikular na jet na ito. Tulad ng ginawa ng kanyang ina, si Zibart ay isa sa maraming mga babaeng pilot trailblazer para sa mga kabataang kababaihan na gustong sundan ang kanyang landas sa hinaharap. Number 10, Officer Nikki Lockwood. Ito ay ang uri ng kwento na nangyayari lamang sa mga pelikula. Minsan, ang rookie cop ay nagtutungo sa kanyang unang gabi sa trabaho at gumagawa ng isang drug bust. Ngunit nangyari talaga ito kay Officer Nikki Lockwood. Ngayon ay pinarangalan siya ng kanyang kagawaran bilang bagong bayani sa mga lansangan. Sa kanyang unang gabi sa trabaho, inaresto ni Lockwood ang isang 17 taong gulang na lalaki na may dalang isang backpack na puno ng mga Xanax bar, Skills plastic, at daan-daang dolyar na pera at kahanga-hanga na ginawa niya ito ng mag-isa. Si Officer Nikki ay ganap na isang pambihirang babae na gumawa ng isang kahanga-hangang bagay sa kanyang unang gabi sa trabaho bilang isang pulis. Wow! Number 11, Jamila Begum. Nang magbukas, si Begum at ang kanyang asawa ng isang tindahan ng karne ay hindi siya ang namamahala sa pagtitinda ng karne. Sa katunayan, siya ay isang accountant. Ngunit, nang napagtanto niya na ang kanyang asawa ay may drug problem, ay nagbago ang lahat. Matapos magkaroon ng napakalaking utang at nasayang ang kanilang pinagsamang ipon ng asawa, si Begum ay iniwan ang kanyang pamilya at napilitang tumayong mag-isa. Kinuha ni Begum ang trabaho bilang magkakarni at bilang pagsisimula ng isang bagong negosyo at pagbibigay para sa kanyang pamilya sa paraang hindi nagawa ng kanyang asawa. Sa katunayan, ayon sa ilang mga lokal, siya lamang ang babaeng magkakarni sa India. Number 12, Sandra Day O'Connor. Si Sandra ang unang babaeng naglingkod sa kataas-taasang hukuman ng Estados Unidos, ngunit siya rin ay isang trailblazer sa iba pang larangan ng politika na nagsilbi bilang unang babaeng pinuno ng karamihan sa Senate State. Si Sandra Day O'Connor ay isa sa pinakamahalagang tao sa politika sa kasaysayan ng US na hinirang noong 1981 ni President Ronald Reagan. Si O'Connor ay nakaupo sa korte ng 25 taon at nagretiro noong 2006 at matagal na itinuring na isa sa pinakamakapangyarihang kababaihan sa buong mundo. Noong 2009, iginawad sa kanya ni President Barack Obama ang Presidential Medal of Freedom. Si Sandra Day O'Connor ay isang American icon para sa mga kababaihan na gumagawa ng kasaysayan bilang unang babae sa husgado. Kahit ngayon ay pinapahayag pa rin siya bilang isa sa pinakamahalagang babae na umupo sa tanggapang pampulitika. Grabe, ang galing niya, hindi ba? Alin sa mga nabanggit ang nakapagpahanga sa iyo? I-comment na sa ibaba. At ito nga pala ang ating mga shoutouts. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, paalam.